Hello mga ka-spark, kamusta kayo? Sa vlog natin ngayon mga ka-spark, pag-uusapan po natin ng ang mga signals na may lihim na pagtingin sa'yo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat mga ka-spark, mag-start up po tayo at muli, be inspired! At ang unang sa'yo sa may lihim na pagtingin sa'yo ang isang lalaki, palagi ka niyang tinitingnan. Yes, mga ka-spark, alam ko maraming beses niyo itong narinig. Pero kay ka-spark, isa to sa talagang mga pasok sa listahan upang malaman mo kung ang isang lalaki may pagtingin o interest sa'yo. Yes, mga ka-spark, kahit pa sabihin natin kilala mo na yan, kaibigan mo, o talaga namang sabihin natin bago mong kakilala, o baka hindi mo kilala. Kung kahit sino mang lalaki kay ka-spark, basta palagi kang tinitingnan, o palagi mo siyang nahuhuli na tumitingin-tingin sa'yo o sumusulyap-sulyap sa'yo o kaya naman baka nakikita mo siyang nakatitig sa'yo ay ka-inspired. Ibig sabihin niyan, may interest sa'yo yan upang gawin ngayon, upang ipakita niyo yung ganung bagay. Ka-inspired kahit ako naman kapag gusto ko ang isang babae ay talaga namang hindi ako makapagpigil sa aking sarili na palagi siyang tingnan. Hinahanap-hanap ka pa nga niyan kapag nawala ka sa paningin niya. Baka nga, nagtatanong pa yan sa mga kasama niya kung nasaan ka. Yes, mga ka-spark, since sa mga sinyalis na may lihim na pagtingin sa'yo ang isang lalaki, dahil ka-spark kapag ka may umiibig sa'yo, talaga namang palagi kanyang gustong makita. Palagi kanyang ka-spark, gusto niyang palaging sabihin natin nakikita ng kanyang mga mata. Dahil, may value sa kanya. At ang palong sales mga ka-spark na may lihim na pagtingin sa'yo ang isang lalaki, mabilis siyang sumagot sa mga message mo. Yes, mga ka-spark, yun ang pangalawa. Kapag ang isang lalaki talagang mabilis sumagot kapag nag-text ka o nag-chat ka o kaya naman nag-call ka, talaga namang ka-inspired. Sasabi na rin na pagpalagi siyang ganun, na abis siya mag-reply, abis niya mag-message, kahit pasabihin natin may ginagawa rin naman siya tulad mo, ibig sabihin na niyan ka-inspired. Talaga namang may gusto sa'yo yan. Yes, mga ka-inspired, mabilis. Kahit sabihin natin kay Inspire na matagal na kayong magkakilala, hindi siya nagbabago. Basta ikaw ang nag-message sa kanya, ay mabilis siyang mag-reply. Alam niyo mga ka-Inspire, subok na yan Diba? Kahit kayo naman, kapag hindi niyo type, o hindi niyo gusto, o wala kayong interest sa nag-chat sa inyo, o nag-text sa inyo, diba? Hindi niyo nga sinisin O kaya sinisin niyo lang, hindi niyo na-replyan. Kung replyan niyo man, sinasadya niyo yung tagalan. Dadahilan na lang kayo kasi hindi niya siya gusto. Pero kapag gusto niyo ang lalaki, diba, imbis niyo mag-reply, nagbibigay kayo ng panahon, nagbibigay kayo ng pansin, nagbibigay kayo ng oras sa kanya, nagbibigay kayo ng pag-asa sa kanya. Bakit? Sapagkat may interest ka din sa kanya. Kaya ganyan din ang lalaki ka-inspired. Kapag ka lalaki gusto ka, talaga naman, lagi yung atentibo, lalo sa mga message mo. Palaging nakahanda. Bakit laging nakaabang? Bakit? Kasi iniisip ka. Bakit? Kasi hinahanap ka. Bakit? Sapagkat ka-inspired, may lihim na pagtingin sa'yo yan. At ang partong sa'yo, mga ka-inspired, na may lihim na pagtingin sa'yo ang isang lalaki, palagi ka niyang naalala. Yes, mga ka-inspired, kapag ang isang lalaki talaga naman, palagi kang naalala, kinakamusta ka. Na tipong para bang palagi siyang may time para mag-message sa'yo. O kaya naman, palagi ka niyang inaalala. Palagi siyang maraming tinatanong sa'yo. Ina-update ka niya kung kamusta ka at iba pa. Napapansin mo na parabang palagi kanyang napapansin. Na parabang concern siya sa'yo. Na palagi kanyang binibigyan ng panahon para i-message at kausapin. Ay ka-inspired. Malamang sa malamang may gusto sa'yo yan. Sa dami-rami ng bagay na pwede natin isipin at gawin. Bakit siya palaging aalalahanin ng isang tulad mo? Bakit siya palaging mangangamusta sa'yo? Bakit siya palaging magte-text o magte-chat sa'yo? Bakit kanya palaging aalalahanin ka-inspired? Bakit siya magiging concerned kung kumain ka na? Bakit siya tanong ng tanong sa'yo? Ka-inspired isa yung sa mga sinyales na ang isang lalaki may lihim na pagtingin sa'yo. Palagi kanyang naalala. Ang ibig sabihin lang niyan, may interest siya sa'yo. At sigurado ako, na-attract yan sa'yo ka-inspired. At ang pang-apat na sinyales mga ka-inspired na may lihim na pagtingin sa'yo ang isang lalaki, palagi siyang gumagastos para sa'yo. Yes, mga ka-inspired, yan ang pang-apat. Kapag isang lalaki talaga namang may lihim na pagtingin sa'yo, ay willing yan laging gumastos ng pera para sa'yo. Nandiyan yung nilibre ka, diba? Ititreat ka, nilibre ka.
o regaluhan ka, surpresahin ka, at iba pa. Kahit po sa, kahit, minsan nga, pag nag-text ka, kapag wala siyang load, magpapaload talaga siya. O kaya naman ay kapag walang wifi, talaga namang makiki-wifi siya. Handa siyang gumastos na mga kung ano-anong bagay. Puntahan ka, mamasahe para sa'yo, gumastos ng kung anumang magkano man para lang magkita kayo, o makausap ka, o kaya makalungan ka sa kung anumang problema mo, makausap ka, makita ka, at iba pa ka-inspired. Handa siyang gumastos para sa'yo. Hindi na iniisip yun. Alam mo kung ano iniisip niya? Yung mapalapit sa'yo. Alam mo kung mahalaga sa kanya? Yung matulungan ka. Bakit? Sapagkat ka-inspired kapag ang isang laki may lihim na pagtingin sa'yo, ang tanging niyang magagawa, hindi man niya masabing mahal ka niya. Hindi niya masabing gusto ka niya, hindi niya masabing iniibig ka niya. Ang tanging niyang magagawa ay kahit papaano sa gawa, may pakita at maparamdam niya sa iyo na mahalaga ka at nandyan siya palagi para sa'yo, sa mga signals kay Inspire na may lihim na pagtingin sa'yo ang isang lalaki. Handa siyang gumastos para sa'yo. At ang panlimang signals, mga Inspire, na may lihim na pagtingin sa'yo ang isang lalaki, palagi siyang concerned sa sitwasyon mo. Yes, mga Inspire, kung ano mang sitwasyon mo ngayon, kahit pasabihin natin marami kang problema, o may lagnat ka, tanggal ka sa trabaho, may problema ka, heartbroken ka, o kaya naman, talaga naman kay Inspire, may problema ka sa pamilya mo, kung ano mang sitwasyon mo, concern siya sa'yo, na para bang bahagi siya ng buhay mo, at bahagi ka ng buhay niya, na para bang sobrang tagal yun ang magkakilala, o kaya naman parang boyfriend mo siya, kung makaasta siya. Yes, mga Inspire, kala mo boyfriend, alam mo ano eh, parang boyfriend mo siya eh. Diba? Yung iba nga dyan eh. May boyfriend na. Pero daig niya pa. Yung boyfriend nyo, parang walang pakialam sa inyo. Pero yung lalaki may gusto sa'yo, yung pa yung tumutulong sa'yo. Okay, talaga naman ano, ang buhay talaga ka-inspired. E ganyan eh, kapag ka may lihim na pagtingin sa'yo ang isang lalaki, ay handa ka niyang tulungan palagi ka-inspired. Palagi siyang concerned sa sitwasyon mo, at hindi niya yan na mahirapan ka. Hindi ka na magagawang tiisin sa kung anumang pinagdadaanan mo. Sabi ko nga kanina, handa siyang gumastos ng pera para sa'yo. Palagi siya nagbibigay ng oras sa'yo. Bakit? Sapagkat mahalaga ka. Kapag ganyan ang nakikita mo sa isang lalaki, mag-isip-isip ka. Dahil kayo yung smart, sigurado ako na may something dyan na baka hindi mo napapansin masyado sa kanya. Baka kala mo mabait lang siya. Kayo pa diba ang mabait sa talaga namang may gusto na. Yung mababait, minsan wala yan eh. Mabait syempre kapag kausap, kapag magkasama kayo. Pero dahil wala siyang pagtingin sa'yo, hindi siya masyadong magbibigay ng oras, ni hindi masyadong gagastos, ni hindi siya masyadong magre-reply agad. Pero pag ang isang lalaki, kapag gusto ka, lagi yung parang nandyan lagi para sa'yo, parang si Superman. Daig niya pa yung mga kamag-anak mo kung tumulong nga sa'yo eh. At daig niya pa ang boyfriend mo kung umayala sa'yo. Kaya yung pala sa'yo sa mga sinyales. Kapag ang isang lalaki handang gawin ang lahat para sa'yo tulad ng mga ganyan, ay kayo inspired, may lihim na pagtingin sa'yo yan. At ang pangayong signals, mga kispar, na may lihim na pagtingin sa'yo ang isang lalaki, handa siyang kausapin ka o samahan ka kahit matagal. Yes, mga kispar, sa mga signals, kapag ang isang lalaki may lihim na pagtingin sa'yo, kahit pa kayo inspired, sabihin natin na sobrang tagal niyong mag-usap o sobrang tagal niyong magkasama, handa siyang magbigay ng panahon sa'yo at hindi siya kailanman manghihinayang doon. Sapagkat ikaw ang kasama niya o nakasama niya o kausap niya kay Inspired. Napakahalaga sa kanya mga ganung bagay. Yung babaeng nagugustuhan niya ay makasama niya. Kaya naman kay Inspired, kahit na magsayang siya ng panahon o pera, kasama ka para sa'yo, ay talaga namang lahat yun kay Inspired, baliwala sa kanya. Alang-alang sa'yo, makasama ka lang o makausap ka lang, padamayan ka lang o matulungan ka lang. Yes, mga Inspired, may ganyan bang lalaki sa buhay mo ngayon? O yung manliligaw mo, o yung kaibigan mo, o yung lalaking may nararamdaman ka na rin sa kanya, yung ka-MU mo, yung lalaking wala kang label pero napakabait sa'yo, ka-inspired, at kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay pag-ibig mo, may label o wala, boyfriend mo hindi, manliligaw mo hindi, kaibigan mo, ka-MU mo, o kung ano man yan, kapag ang isang lalaki ka-inspired ay talaga namang laging nandyan para sa'yo, handang samahan ka kahit ilang oras pa, handang kausapin ka kahit sobrang tagal pa, nagbibigay ng effort sa'yo, nagbibigay ka inspired ng panahon sa'yo, ang isang lalaki ka inspired ay hindi ganyan kapag walang pagtingin sa'yo. Sa dami ng pwede niyang gawin, sobrang busy ng panahon ngayon, sobrang dami ng ginagawa ng mga tao ngayon,
hindi yan magbibigay ng ganyang kadaming oras kapag wala yung interest sa'yo, kapag wala yung attraction sa'yo, kapag wala yung gusto sa'yo, kapag hindi ka niya mahal, ka-inspired. Pero dahil sa sigurado ako may nararamdaman sa'yo yan, ay sasamahan ka niya kahit ilang oras pa. Pausapin ka niya o samahan ka niya dahil ka-inspired. May lihim siyang pagtingin sa iyo. Kahit ako, ganun din ang gagawin ko kapag may babae akong nagugustuhan o minamahal. Ka-inspired. At ang pampitong signals, makispad na may lihim na pagtingin sa iyo ang isang lalaki. Naalala niya mga bagay na gusto at ayaw mo. Yes, makispad. Kapag ang isang lalaki ay talagang mga may interest sa iyo, may gusto sa iyo, attentive yan o talagang focus yan, maalahanin yan sa mga bagay na gusto mo at ayaw mo. Lalo na yung mga talaga namang umiibig sa iyo. Kaya spark, tatandaan niya lahat yan. Matanong yan, maobserba yan, mapag-imbestiga yan sa babaeng gusto at mahal niya. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit naalala niya pa ang mga sinabi mo noong nakaraan. Kung bakit naiiwasan niya yung mga bagay na ayaw mo. At kung bakit ginagawa niya yung mga bagay na gusto mo. Lalo na kapag manliligaw mo pa lang yan. Yes, bakit spark? Bakit? Sapagkat pinapahalagahan niya lahat ng bagay na yon. Bakit? Sapagkat ikaw yun eh. Ka-inspired. Kapag ang isang lalaki talaga naman, lagi natatanda ng mga bagay na gusto at ayaw mo ay mag-isip ka. Dahil hindi lahat ng lalaki ay kayang gawin yan. Bakit hindi lahat ng lalaki may gusto sa'yo? Hindi lahat ng lalaki handang tandaan kung anong gusto mo. Hindi lahat ng lalaki handang tandaan kung anong ayaw mo. Bakit kami magsasayaw ng panahon? Natanda ng kung anumang bagay na gusto at ayaw mo kung wala naman kaming gusto sa'yo. Kung hindi ka naman ganun kahalaga sa amin. Pero kapag ang isang lalaki ay pinapahalagahan ka, gusto ka, mahal ka, iniibig ka, may pagtingin sa'yo, fall in love sa'yo, ay talaga naman lahat yan papasok sa utak niya. Bakit? Sapagkat laging nakapokus ang puso niya sa'yo, sa mga sinasabi mo, sa mismong sa'yo, sa mismong ikaw ka-inspire. So yun sa mga sinyal sa may lihim na pagtingin sa'yo ang isang lalaki, natatandaan niya lahat ng mga bagay na gusto at ayaw mo ka-inspire. So mga kaspod, yun lang po. Maraming salamat mga kaspod sa pagtapos po ng vlog nito. Yung po palimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din man po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay susubscribe na po mga kaspod. Click na rin po notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat mga kaspod. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!